pagpalang umaga po sa bawat isa, purihin ng Panginoon. Tayo po ay maya-maya po ay mag-uumpisa na ng ating morning devotion. Mapagpalang umaga po. Pagpalang umaga po sa bawat isa, purihin po ang Panginoon. Po tayo mag-uumpisa na po ng ating morning devotion. Purihin ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa na nandito sa live at sa manonood ng live na ito. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon at muli ay binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon upang makarinig ng kanyang salita para sa panibagong umaga na ating kakaharapin na kasama ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay nandito po kami sa Door of Faith Church, Abu Dhabi, UAE. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo po ay, bago po tayo makinig ng salita ng Panginoon, tayo po ay aawit sa Panginoon. Hallelujah. Ano man yung sitwasyon, ano man po yung pinagdadaanan natin sa mga oras na ito, yung pagdadaanan pa nating mga sitwasyon ay tanging ang Diyos lang po ang pag-asa natin. Laging po tayong kumapit sa Panginoon. Ano man yung pagdadaanan natin sa mga pinagdadaanan ng mundong ito, tanging ang Diyos lamang po ang ating pag-asa. Kaya salamat sa Panginoon. Tayo po ay umawit para sa Panginoon. Hallelujah. Pasalamatan natin ang Panginoon. Papurihan natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay umawit. Sabi dun sa awitin, Diyos ang pag-asa. Kung alam niyo po itong awitin na ito ay samahan niyo po akong umawit. Bagamat tayo ay magkakalayo ay purihin ng Panginoon ang ating puso ay patuloy na pag-iisahin ng Panginoon upang mapapurihan siya, mapasalamatan siya sa umagang ito na panibagong umaga ang pinagkaloob sa atin. Hallelujah. Sige po tayo umawit. Hallelujah. Nakakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Ang hina at kapighatian, Diyos ang kaaliwan. Hindi nakukulang, di bumibigla, Diyos na di nagbabago. Sang kaibigan, kagapayat, matatakbuhan. Diyos na laging nakalaan. Kayo Diyos, hallelujah. O Diyos ang aming pag-asa sa bawat araw. Sa kaming buhay, ibigyan kaluguran. Mararangalanin yung dakilang pangalan. Hallelujah, aming Diyos, hallelujah. Na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Hallelujah sa mga panghihina, O Lord. Panghihina at kapighatian, Diyos ang kaaliwan. Hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago. Isang kaibigan, kagapayat, matatakbuhan.
Diyos, haleluya, ang aming pag-asa. Kayo, Diyos, ang aming pag-asa. Haleluya, sa bawat araw, sa bawat araw. Haleluya, purihin kayo, Panginoon, dahil kayo yung pag-asa namin, Panginoon, sa bawat sitwasyon ng aming buhay. Kayo, Panginoon, ang tunay na pag-asa. Haleluya. Dakilang pangalan sa huling pagkakataon po kayo, O Diyos, haleluya, ang aming pag-asa. Sa bawat araw ang aming inanasa, sa aming buhay bibigyang kalugohan. Pararangalan ninyong dakilang pangalan, sa aming buhay bibigyang kalukuran. Pararangalan ninyong dakilang pangalan. Hallelujah, hallelujah. Jesus, sa aming buhay, Panginoon, pararangalan palagi ang inyong pangalan. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa panibagong umaga na pinagkaloob mo sa amin. Panibagong kalakasan, panibagong buhay, Panginoon. Maraming maraming salamat, Panginoon. Tunay kang dakila. Ikaw yung pag-asa namin sa lahat ng sitwasyon, Panginoon. Anumang sitwasyon ang pinagdadaanan ng mundong ito, masalimuot man sa oras na ito, sa panahong ito, Panginoon, ngunit kayo ang aming pag-asa, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Kayong patuloy na maparangalan at higit ang iyong salita lamang ang patuloy na maihayag at mapag-aralan sa umagang ito, Panginoon. Marami po salamat sa inyo po namin binabalik ang pinakamataas na papurit, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Purihin po ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Pagpalang umaga pong muli sa bawat isa. Salamat po sa dakilang pangalan ng ating Panginoon. Amen. So, anuman po ang nangyayari sa bawat buhay natin o sa sitwasyon ng mundo, ay mas lalo po tayong magpatuloy at mas lalo po tayong lumapit sa Panginoon. Amen. Tunay nga po na ang Diyos lamang ang nakakaalam lahat ng bagay na mangyayari sa bawat isa sa atin. Mamaya, bukas, sa isang araw, sa isang buwan, sa isang taon, after 5 years, after 10 years, ang Diyos lamang ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa bawat isa sa atin. Pero isa ang tiyak, mabuting bagay yung mangyayari sa mga anak ng Diyos. Amen. Yun lagi po natin ang yun po lagi nating tatandaan. Mabuting bagay po ang mangyayari palagi. Amen. Sa mga anak ng Diyos, bagamat hindi natin alam yung mga bagay na mangyayari, pero isa ang kasiguraduhan. Mabuting bagay yung mangyayari. Amen. Sa mga anak ng Diyos. Hallelujah. Purihin po ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Magbasa po tayo ng salita ng Diyos. Ngayong umagang ito, pagbulay-bulayan po natin ang salita ng Diyos sa Book of James, chapter 4, verse 14. So sa Tagalog po ay sa Santiago, kapitulo 4, talatang 14. Amen? Praise God. Muntik nang makakalimutan ng Tagalog. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sabi po rito sa salita ng Diyos, ang hawak ko pong Biblia ay ang salita ng Diyos, Biblia. Amen? So sabi po rito sa verse 14, sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas, sapagkat ang buhay ay parang hamog, nalilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Amen? Ang title po nito ay paalala sa pagmamalaki.
Amen. So, ang nais po ng Diyos ay magpaalala sa bawat isa sa atin na sino nga po ba ang makapagsasabi na bukas o mamaya o after mong matulog ay magigising ka pa. Tama po ba? Alam nyo, nung mga nakaraang araw, I think it's back 3 days, pumunta po kami sa isang agency at mayroon po kaming pinapollow up sa isa sa kapatid, yung kanyang sitwasyon. Nakausap pa namin doon sa reception o doon sa office ng agency, yung isang tao doon. And then after that, ng mga 3 days or 2 days siguro yon, ay nagulat na lang yung kapatid na ang sabi doon, yung tao na yon yung sinasabi nung may-ari na wala na pala, pumanaw na. At alam nyo, napakalakas pa niya, sabi nila walang sakit, pero alam nyo talagang sino nga bang makapagsasabi na bukas ay tayong lahat ay magigising pa. Pero isang tiyak, amen, isang tiyak mabuting bagay ang mangyayari sa mga anak ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Huwag po natin katakutan yung mga bagay na yon. Sabi nga ni Apostol Pablo, kung mabuhay daw ay pakinabang. At kung mamatay naman ay mabuti. Amen. Dahil tayo makakasama na ng Diyos doon sa piling niya. Hallelujah. Pero kung mabuhay, pakinabang. Lalo pang maglingkod sa Diyos. Amen po ba mga kapatid? Kaya ang Panginoon nagpapaalala sa atin, paalala sa pagmamalaki. Amen. Bakit? Ang sabi nga rito, sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. Amen. At alam nyo, walang pwede makapagsabi sa atin yung mangyayari sa bawat isa bukas. O kahit nga yung mga manguhula, hindi nila pwedeng hulaan yung mangyayari mamaya bukas. Kaya nga po hula, ibig sabihin ay yung po ay walang kasiguraduhan. Pwede pong mangyari, pwedeng hindi kasi hula-hula nga. Hindi alam kung tama o mali. Kaya nga po yung salitang hula, hindi po ba? Ibig sabihin ng salitang hula ay hindi sigurado. Hindi, walang kasiguraduhan. Mangyayari man o hindi, basta may masabi lang. Parang ganun. Yung wika ng hula. Amen? Pero alam nyo, ang Diyos ay pwedeng mangako sa atin na yung mangyayaring mabuting bagay sa mga anak ng Diyos ay sigurado. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Ang sabi nga doon sa Jeremiah chapter 29 verse 11, hallelujah. Alam ko pong alam nyo na tong verse na to, pero may pangako ang Diyos sa atin dito, may paalala. Hallelujah. May paalala sa atin ng Panginoon dito na mga kapatid, hallelujah, na ang Diyos po ay mayroong mabuting plano sa hinaharap natin. Amen? May mabuti pong plano ang Diyos sa hinaharap natin. Doon sa future ng bawat isa ay mayroong inihanda ang Diyos na mabuting bagay. Amen po ba mga kapatid? Kaya alam nyo, dapat ang ipagmalaki natin ay ang kabutihan ng Diyos. Dapat ang ipagmalaki natin ay ang ginagawa ng Diyos at ginagawa pa ng Diyos na mabuting bagay sa bawat isa sa atin. Amen? Kasi nga po, ito po'y paalala ng Diyos sa atin para hindi tayo magmalaki, itong verse na ito. Paalala sa pagmamalaki. Amen? Para hindi natin makita ay tayo yung dahilan kung bakit mayroong kang bagay na tinatangkilik ngayon, ay basahin natin ang salita ng Diyos na ito. Dito sa Book of Santiago o James chapter 4 verse 14, na sino nga ba nakakaalam na mangyayari. So paalala ito sa atin na anuman ang tinatangkilik natin ngayon, anuman yung estado mo ngayon, anuman sitwasyon mo ngayon kapatid, anuman ang naabot mo sa buhay, anuman ang tinapos mo sa buhay, hallelujah, ay wala po itong kasiguraduhan kung ano ang mangyayari. Pero alam nyo, kapag ka sa mga anak ng Diyos ay nagtiwala at umasa sa magagawa ng Diyos, yung po'y sure na mayroong mabuting bagay na inihanda na ang Diyos sa bawat isa sa atin for our future. Amen po ba mga kapatid? Hindi. Magalak po tayo mga kapatid. Bakit po? Kasi mayroon na pong inihanda ang Diyos na mabuting plano niya
para sa kinabukasan ng bawat isa sa atin. Kaya po mga kapatid, ano man ang problema mo ngayon, ano man ang kinakaharap mo ngayon, ano man pagsubok na yan, ano man klaseng pagsubok na yan, hallelujah, dadaan lang yan mga kapatid. At alam nyo, dadaan yan at matatapos yan. Amen po ba? Hindi yan mananatili yung problema, hindi mananatiling problema. Bakit? Mayroon tayong solusyon na galing sa Diyos. Amen po ba? He is the source of everything. Amen po ba mga kapatid? Sabihin mo yan dyan sa katabi mo kung may katabi ka. He is the source of everything. Pero kung wala kang katabi, sabihin mo na lang muna sa sarili mo. Amen. Mamaya pag may nakakita ka na kapatid sa Panginoon, saka mo sabihin, bawian mo naman. Amen po ba? Bawian mo ngayon yung kapatid mo. Sabihin mo, he is the source of everything. Pero as of now, kung wala kang katabi, sabihin mo sa sarili mo. Amen? Hallelujah. He is the source of everything. Ibig sabihin, sa lahat ang pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Amen po ba mga kapatid? Kaya nga po, ang nais ng Diyos sa atin ipaalala dito ay wala pong makapagsasabi kung anong mangyayari bukas. Pero isang tiyak, as I said, sa mga anak ng Diyos, mabuting bagay. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Sabi nga rito, sapagkat ang buhay ay parang hamog nalilitaw na sandali at mawawala pagkatapos. Alam nyo, inihalin tulad ng Diyos, hallelujah, nagbigay ang Diyos ng example sa katulad daw po ng buhay ng tao. Amen po ba? Katulad nga po ng ibinanggit ko sa inyo kanina na isang stop doon sa agency ay after 3 days, wala na. Pero sabi nga ng mga kasamahan nila doon, walang sakit. Pero alam nyo, talagang who knows nga yung mangyayari. Pagka natulog tayo, sino makapagsasabing magigising ka pa bukas? Pero isang tiyak, kung ginising pa tayo ng Panginoon kinabukasan ng umaga, praise the Lord, amen, magpapatuloy ang mga anak ng Diyos sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Amen? Sabihin niyo po yan sa katabi niyo, magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Sama-sama tayo magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon sa kabila ng mga nangyayari sa ating kapaligiran. Amen. On our surrounding. Amen. Ano man namang mga nangyayari na yan. Mga nangyayaring mga bagay sa iba't ibang mga bansa, kaguluhan. Amen, mga kapatid. Magpapatuloy po tayong maglingkod sa Panginoon. Hallelujah. Huwag po tayong matakot sa mga nangyayari na yan. Amen. Yan po ay isa sa mga bagay na dapat mangyari upang bumalik ang ating Panginoon. Amen po mga kapatid. Nangyayari po yan para talagang mabilis na ang pagdating ng Panginoon. Napakabilis na nangyayari na yung mga bagay. Hallelujah. At katulad nga po ng mga nangyayari, ay talagang nangyari nga ang mga bagay na yan. Hallelujah. Kaya salamat sa Panginoon. Talagang ang buhay ng tao, hindi mo masabi. Sabi nga nung iba, narinig ko, kausap ko lang, ka-video call ko lang, nakita ko lang, nakamusta ko lang, nakasalubong ko pa nga yung tao na yan eh. Amen? Hallelujah. Wala na pala. Ganun po kabilis ang buhay ng tao. Kaya mga kapatid, ito po isang paalala din sa atin ng Panginoon. Amen? Na lagi nating makita ay kung wala ang Diyos sa ating buhay, we are nothing in the sight of God, mga kapatid. Tayo po'y walang kwenta sa harapan ng Diyos kung wala po ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Yun po ang totoo. Yun po ang totoo, mga kapatid. We are nothing in the sight of God kung wala po tayo sa presensya ng Diyos, mga kapatid. Kaya lagi po tayong tumakbo sa presensya ng Diyos. Amen. Naalala ko tuloy si Haring Jehoshaphat nung panahon ng Huda ay katulad na nangyayari sa kanilang bansa sa ngayon. Pinagkakaisahan. Pinagkakaisa silang girahin. Pinagkakaisa silang gapiin. Pero anong nangyayari? Na nung tumakbo si Haring Jehoshaphat sa presensya ng ating Panginoon, binigyan siya ng direksyon ng ating Diyos. At anong nangyari? Sila-sila ang pinaglaban ng Panginoon. Sila-sila ang naglaban-laban. Kaya pagdating nila doon, walang kapawis-pawis, panalo sila. Amen? Bakit?
tumakbo sa presensya ng ating Panginoon. Yun po yung isang dapat na ginagawa natin. Amen po mga kapatid. Yun po yung dapat na ginagawa ng mga Kristiyano sa mga kabila ng mga sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng kinakaharap natin. Marami tayong mga problema, marami tayong pagsubok. Praise the Lord. Tumakbo po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Tumakbo po tayo, run into the presence of God. Hallelujah. Hindi po tayo tatakbo patalikod. Amen. Bagkus tayo tatakbo paunahan. Tatakbo tayo sa presensya ng Panginoon. We will run on the presence of God or onto the presence of God. Hallelujah. At kapag ka lagi nating ginagawa 'yon mga kapatid, hindi tayo magmamalaki, lagi nating maaalala na hindi natin alam ang mangyayari mamaya bukas, pero isa ang tiyak. Hallelujah. Sa kalooban ng Diyos, kumanatili man tayo sa mundong ito, sama-sama po tayong maglilingkod sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Sama-sama po tayong maglingkod sa Panginoon. Ito na po yung panahon para lalo tayong maglingkod sa Panginoon. Ito na yung panahon para lalo tayong ibigay natin yung buhay natin sa Diyos. Kailan pa natin ibibigay ang buhay natin sa Diyos? Amen? Kapag huli na po ba? Kapag po ba ang Diyos ay talagang nandyan na? Huli na. Hindi na po tayo makapaglilingkod sa Panginoon. Ito na po yung panahon natin sa mga kabataan, sa mga youth, amen? Ay ito na po yung panahon natin para tayo po ay ibigay natin yung buhay natin sa Panginoon. At alam niyo po ba, isang nakakatuwa, ako po ay bunga din ng isang youth ministry po natin yan. Ako po isang bunga rin nung napadako po kami doon sa Mabini. Buhay pa po dati yung lugar natin sa camp sa Mabini, Batangas. Doon po ako, doon ko po nakatagpo ang ating Panginoon. At tunay nga na ang Diyos ay mayroong mabuting plano sa buhay natin. At alam nyo, hindi ko naisip na pwedeng mangyari sa akin itong bagay na ito. Ngayon, nandito ako sa UEE, kasama ko yung misis ko, at purihin ang Panginoon. So dati, patambay-tambay lang. Amen. Pagalagala. Sabi nga po sa salita ng Batangas, pagalagala. Ibig sabihin po ay, papasyal-pasyal lang. Amen. Yung para bang walang plano. Pero ang Diyos ang nagplano. Amen po ba mga kapatid? Sa tingin nung iba, ay parang walang plano. Pero nung nakakilala sa Diyos, ang Diyos ang nagplano. Bakit? May pangako nga po ang Panginoon sa Jeremiah chapter 29 verse 11. Mayroon na palang inihanda, amen, na plano ang Diyos na mabuting bagay sa ating hinaharap on our future. Kaya purihin po ang Panginoon mga kapatid. Lagi po nating tandaan, lagi po tayong umasa sa magagawa ng Diyos. Dahil hindi po natin alam yung mangyayari mamaya bukas sa isang araw, pero isang tiyak, ano man yung mga mangyayari na yon. After this, mga kapatid, yung po'y kalooban ng Diyos para sa mga anak ng Diyos. Kaya lagi po tayong manalangin na tayo makalakad sa kalooban ng Diyos. By His grace alone, mga kapatid, makalakad tayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Sa biyaya lang ng Diyos, mga kapatid, pwede nating masabi na lagi tayong nasa presensya ng Diyos. Lagi tayong nasa paglilingkod sa Panginoon. Sa biyaya lang ng Diyos, mga kapatid. Kasi kapag ka nangyari na yan na sasabihin natin, makapaglingkod ako sa Panginoon, ay sa sarili mo na sinasabi yan. Amen. Bakit? Kasi wala yung pagkilos ng Diyos, wala yung biyaya ng Diyos eh. Dahil lahat ng bagay na ito, makakapagpatuloy tayo, makapaglilingkod tayo sa Panginoon, sa biyaya lang po ng Diyos mga kapatid. Yung biyaya na yon ay lalong nagtutulak sa atin para tayo'y lalong maglingkod sa Panginoon. Yun po yung totoong biyaya ng Diyos. That is the true grace of Christ. That is the true grace of Jesus Christ. Amen? Na lalo tayo makapagpatuloy, lalo tayo lumapit sa presensya ng Diyos, lalo tayo maglingkod sa Panginoon, lalo pang maraming mga kaluluwa ang madala natin sa presensya ng ating Panginoon. Yung mga unbeliever nating mga kakilala, mga kamag-anak, ay mabahagihan po natin ang salita ng Diyos. Bakit? Malapit na po dumating ang ating Panginoon. Amen? Alam ko po, excited na ang bawat isa sa pagdating ng ating Panginoon, mga kapatid. We are all excited, amen po ba, sa pagbabalik ng ating Panginoon. At habang tayo po ay nagagalak na mag-antay, dahil ang sabi nga po ng
Colossus ay yan po yung ating kagalakan ng mga Kristiyano. Amen? Yung muling pagbabalik ng ating Panginoon, yun daw po yung ating kagalakan. Sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga problema na kinakaharap mo ngayon, kapatid, kagalakan ng mga anak ng Diyos, yung pagbabalik ng ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Purihin po ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay mananalangin na. At doon po sa may mga karamdaman, mamaya po tayo mananalangin. Physically, spiritually, pagalingin kayo ng Panginoon ayon sa inyong pananampalataya. Sige po, tayo po yung mananalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat ngayong umagang ito, O Diyos. Tunay nga po, Panginoon, na kayo po ang bumubuo ng araw namin, Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, na nais nyo kami na inyong mga anak ay makapakinig muna ng salita ng Diyos bago ang lahat. Sapagkat kapag kami nakapakinig na ng inyong salita, Panginoon, ay buo na ang aming araw at kami patuloy na magagalak at patuloy, Panginoon, na maglilingkod sa inyo sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga pinagdaraanan namin, iba't ibang mga pagsubok, iba't ibang mga bagay na kami may mga kinakaharap, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil isang tiyak, lagi ka naming kasama, Panginoon. You never leave us nor forsake us. Hebrews chapter 13 verse 5. Salamat sa iyo, Panginoon, sa inyong pangakong ito, aming Ama. Napakabuti niyo, O Diyos. Salamat sa inyong mensahe. Salamat sa inyong pagpapaalala sa amin, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon. Kaya tulungan niyo po kami na palagi naming maalala itong inyong mensahe ngayong umagang ito sa James chapter 4 verse 14, Panginoon, sa panahon na kami nakakapagmalaki na sa inyo, Panginoon. Banal na Espiritu, ipaalala niyo po ito sa amin. Hallelujah. Na sino nga ba ang makapagsasabi ng mangyayari bukas kundi kayo lamang, Panginoon. And Lord, lagi niyo pong ipaalala sa amin na without you sa aming buhay, Lord, we are nothing, we are useless. Hallelujah. Kaya lagi kaming palaging magpakumbaba, lalo kami lumapit sa inyong presensya, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid na ito, Panginoon. Pagpalain niyo pong lahat, nasan man kami sulok ng mundo, Panginoon. Ay pagpalain niyo po kami, samahan niyo po ang inyong mga lingkod, Panginoon. Abutin niyo po kami, Panginoon. At ang dalangin ko nga po, Panginoon, palagi po ang inyong pagkilos, Banal na Espiritu, ay ibuhos niyo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Dahil ito po aming inaasahan, kapag ka kami lumalapit sa inyong presensya, yung kami ay punuin nyo ng inyong kapangyarihan, Banal na Espiritu. Oh, Jesus, shikararabasaya. Salamat sa iyo, Panginoon. Napakabuti niyo, O Diyos. Father God, I'm praying, Panginoon, sa mga nangangailangan ng kagalingan physically right now, anuman ang kanilang mga karamdaman, Panginoon, sa pangal ni Jesus, mula ulo hanggang talampakan, Panginoon, ay sila po, Panginoon, hipuin niyo ng inyong kapangyarihan, lukuban niyo po ng inyong banal na dugot ayon sa kanilang pananampalataya right now in Jesus' mighty name. Ay pinagaling niyo na nga po sila sa kanilang karamdaman sa pangal ni Jesus. Sa pangal ni Jesus. Marami pong salamat, Panginoon, anuman yung mga ugat mula ulo hanggang talampakan na hindi nadadaluyan ng mabuti ng aming mga dugo, Panginoon, ay ito po inyong bigyang buhay, Panginoon. I speak life, Father God, dun sa mga ugat na yun, Panginoon, na hindi nadadaluyan na mabuti ng dugo, Panginoon. I speak life in Jesus' mighty name, Father God. At Father God, doon naman, Panginoon, sa mga nangangailangan, kagalingang espiritual, abutin nyo po sila, ibalik nyo po sa kanila ang kagalakan ng inyong pagliligtas, kung paano po sinabi ni Haring David, Panginoon, na restore the joy of my salvation. Father God, ganun din po ang ibalik nyo sa bawat isa sa amin. Yung kagalakan ng kaligtasan ay ibalik nyo po, Panginoon, dun sa mga nangangailangan kagalingang espiritual. In Jesus, my dream, Father God, marami pong salamat. Marami pa nga po kayong abutin. Marami pa nga po, Panginoon, sa taong ito. Marami pang mga unbeliever, Panginoon, na bumalik, manampalataya sa inyo at magtiwala sa inyong magagawa. Gamitin nyo po ang bawat buhay ng bawat isa upang lalo kang maparangalan, upang lalo kang maluwalhati ang inyong pangalan sa bawat buhay namin. At hayaan nyo po sa bawat mga gawain nyo, lagi nyo pong ipaalala sa amin, for your glory alone, what we are doing sa inyong ubasan, Panginoon,
ay for your glory alone, Father God. Lagi niyo po itong paalala sa amin, aming Ama. Maraming marami pong salamat. To God be the glory. To God be the glory. Salamat po, O Diyos. Lahat ng papuri. All praises and honor to you alone, Father God. This is our prayer in Jesus' mighty name. Everybody say, Amen and Amen. Praise God po. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. At muli, tayo po ay magalak sa presensya ng Panginoon. Praise God po. God bless po sa bawat isa.